Positive na naman ito. Good news ito, Kakofi, ha? Dahil wala na raw pong guerrilla front, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Mukhang itong administration na ito, Kakofi, ang mag-a-achieve o magsusulong talaga. Actually, sinusulong na ng total na kapayapaan, pangkabuuhang kapayapaan o pangkalahatang kapayapaan dito sa Pilipinas. Unti-unti, Kakofi. Kasi ang laki ng impact nito eh. Kapag payapa ang Pilipinas, maraming investors ang papasok, gaganda ang industriya ng turismo lalo dahil hindi na natatakot eh na may mga rebelde na pwedeng anytime may kidnap sa kanila or kung ano man po ang gagawin sa kanila. Good news ito, actually we have to give credits din sa previous administration kay PRRD, former President Rodrigo Roa Duterte, dahil sinimulan din naman talaga nila na ma-contain itong mga rebel groups, no, yung mga guerrilla fronts, no, ma-contain yan during the administration of Duterte. At ngayon, ipinagpapatuloy yan ni Pangulong Bongbong Marcos dahil yan ang gusto natin, di ba? Pangmatagalan, sustainable na kapayapaan at pangmalawakang kapayapaan. No more active guerrilla front, sabi ni po Pangulong Bongbong Marcos. Good news yan, Kakofi, no? Dahil maganda ang impact niyan sa Pilipinas. Basahin natin ang balitang ito mula sa Politico. There are no more active New People's Army guerrilla fronts in the country as of December 2023. As a result of the government's anti-communist insurgency campaign, according kay Pangulong Bongbong Marcos. Ibig sabihin, nagiging epektibo yung ginagawa ng ating gobyerno para labanan itong New People's Army, no, at ang mga connected groups. At nabalitaan naman natin niya, Kakofi, sa mga ipinapalabas na may mga sumusuko na binibigyan ng livelihood programs o initial capitals na isa sa all-in-level ng baril. Then may matatanggap sila ng mga monetary and mga iba pa pong mga programs mula sa ating gobyerno. Isang paraan yan para ma-encourage eh, ang ating mga dating miyembro ng rebelding grupo, no, na magbalik loob kayo sa gobyerno kasi malaki ang magagawa kapag nagbalik loob sila. Halimbawa, yung kanilang lugar na yung mga tinatawag nating conflict-affected areas, hindi maipapatayo yung mga proyekto dyan, yung mga kalsada, hindi makukonstruct, yung mga eskwilahan, hindi makukonstruct, dahil magulo sa lugar na yan. Pag naging mapayapa yan, nagkaroon ng kasunduan dyan, di magbibenepisyo yung mga residente na doon naninirahan yung tinatawag natin conflict-affected areas. Diba? Masisimula na yung construction ng mga kalsada, ng mga eskwelahan, ng mga health centers, magbibenepisyo yung ating mga kababayan. Kaya nga sana wala nang ganyan. Diba? Ma-address itong mga insurgency na ito. And sabi ni PBBM, at least wala na raw pong aktibong guerrilla fronts, no? Last year, nakapag-neutralize tayo ng 1,399 members ng communist and local terrorist groups. Nakakuha tayo ng 1,751 firearms na barrel through capture, confiscation, recovery at sa mga surrender. Ngayon, may maaari na nating ma-report na wala ng active NPA guerrilla fronts as of December 2023. Yan po yung naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang video message ni kahapon, no, January 13. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo Kakofi sa kanyang Facebook page. Makikita nyo yung report na yan. The accomplishment demonstrated the government's unwavering commitment to peace and stability, the president said as he praised the nation's security forces for their outstanding performances. Correct. Aktibo. Sunod-sunod yung mga events na ito. And again, tulad nyo lang sinasabi natin, we have to give credits din sa administration ni PRRD dahil sinimulan din naman yan talaga itong pagpupuksa dito sa mga rebelding grupo, no, at pagbibigay ng mga kabuhayan para sa kanila. At ngayon, nawala pa sa kalahati ng termino ni Pangulong Bongbong Marcos, magandang accomplishments na ito. Kasi ang maganda dito, mag-move on na tayo, di ba? Tapos na ito, tapos na yung problema natin sa local insurgencies, mag-proceed na tayo doon sa recovery, di ba? Magtayo na ng mga infrastructures, yung mga farm-to-market roads, magtayo na dyan para mapakinabangan din ng mga residente na mga apektado nga sa lugar na yan. Diba parang huwag na tayong matenga doon kasi isang problema lang yan eh. Itong insurgency na ito, malakit yan sa pag-asenso. Kaya kung mapapansin nyo, every country, no, ang ginagawa nila yan, wakasan yung mga insurgency na yan. Kasi imbis na yung pondo, napupunta doon sa mga infrastructure projects, sa mga development projects, napupunta doon sa military para labanan itong mga rebelding grupo. Diba? Malaking pera din ang nagagastos dyan eh. Imagine, kung wala nang kaguluhan dyan, yung pondo na ilalagay sana para wakasan yan, mga kababayan din natin yan, mga kapwa Pilipino din yan, tayo-tayo nag-aaway-away, hindi katanggap-tanggap yan, di ba? Yung pondo inalat mo dyan, i-divert mo na yan. Ilipat mo na yan sa mga development projects, no?
Yan na yan. Dagdagan yung mga four-piece beneficiaries dyan. Lakihan yung pondo ng DSWD o ng social workers para mabigyan ng mga servisyo yung mga kababayan natin dyan sa conflict-affected areas. Di ba? Magandang balita, di ba? Sana tuloy-tuloy na yan. Yan ang nantabayanan lang natin. And silently, kumikilos ang ating administrasyon, kumikilos si PBBM with the law enforcement agencies para ma-address na itong mga problema na ito. Gloria Constantino, abay, masama if ever, MSF, ano ibig sabihin ng MSF, if ever, mag-extend si PBBM as our president, hardworking, committed, dedicated, genuine, sincere, and patriotic. Sabi ni Ma'am Gloria Constantino. Yan ang ayaw nilang mangyari, di ba? Sen Malelan, hello po sa inyo. Kasi hindi naman talaga pinapahintulutan. Balik ako dito sa komento ng Ma'am Gloria Constantino. Hindi kasi talaga pinapahintulutan ng ating saligang batas, ang extension ng termino, no? Bawal kasi yan. Pero if you change that political provision dyan sa ating constitution, eh, mag-a-apply na yan sa susunod na administration. So nothing to worry, no? Huwag kayong mag-alala, hanggang 6 years lang talaga yan si PBBM. Kaya kasi nasulit itong 6 years na ito eh. Kahit papaano makapagbigay ng mga positive results, magagandang programa para sa taong bayan. Hindi para anihin within the 6 years. Eventually, after his term pa natin, maani yung ilang itinatanim ngayon. Di ba? Sino makikinabang dyan? The future generations. Cliche man pakinggan, pero pakikinabangan niya ng mga susunod na generation. MV Soriano, super toxic ang mga anti na DDSU na palaging negative ang narratives nila. Sabi nga sa ano eh, sabi nga baka pagdating ng halalan eh, ng 2028, hindi yan maging Dilawan versus the Marcoses, no, di ba? Kasi yan yung 2022 elections eh. Baka maging Duterte versus the Marcoses, yun ang nakikita nilang trajectory, no? Baka ganyan ang mangyari. Mila Valdez, hello sa inyo, Sir Kakofi. Good evening po, watching from Taytay, dyan po sa Rizal. Happy viewing po sa inyo dyan. Bernard De Siles, takot ang mga rebelde dahil siguro alam na nila marami na tayong gamit pandigmaan. At saka napapagod na rin yung iba. Kakofi, no, may mga nakakausap din tayo, Kakofi. May mga napapanood tayo mga interviews sa mga rebelding grupo. Bukod sa natatakot na sila, napapagod na silang magtago ng magtago. Lalo na yung mga may pamilya. Diba? Anytime, mamaya, lilingon-lingon ka, baka may pulis or baka may military na anytime may pwede kang arestuhin. So, magpaligtog na lang sa gobyerno, di ba? Noong isang araw, ibinalita natin eh, na yung iba, ginawa ng pulis, naging pulis na, no? Dating membro ng rebelding grupo, pero ngayon, bahagi na ng law enforcement agencies. Malaking bagay yan, kasi pagpapakita yan, na seryoso yung ating gobyerno, nabigyan sila ng opportunities, di ba? Bigyan sila ng muling pagkakataon, at sana magtuloy-tuloy na. And syempre, isa din naman sa nagiging cause ng terrorism, ang poverty, di ba? Eh, unti-unti, tinutubo na natin itong kahirapan kasi iba, nagiging no choice na rin eh. Sige, total, mahirap naman ang buhay nila, parang nating tulusan sila, mag-join na sila sa isang local insurgent group, eh wala na. Di ba? Huwag natin isuko sa ganoon. And good thing na binibigyan ito ng prioridad, di ba? Itong amnesty lang eh, itong executive order no na nag-extend doon sa paggagawad ng amnesty sa mga rebelde grupo, eh, malaking bagay din po yan. Pagpapakita yan ng sincerity ng ating gobyerno na wakasan po itong local insurgency issues dito sa bansa. Oscar Benaobra, DDS vloggers na pro-China lang ang magugulo at may ingay. Nagmamadali mayupo ang anak ng puon nila. Eh, hindi naman sila nag-aano dyan ka-coffee. Hindi naman sila nagsasucceed dyan kasi marami pa rin pong supporters si PBBM. Hindi nila basta-basta mabubold yan, no? Sterling Candela Sanding, malapit nating mawala ng trabaho si Ka-Eric at Doktora Baduy. Kaya nagsimula na naman si Speaker Romualdez ang binabanatan nila. Threatened sila dyan kay ano, Romualdez, no? Binubugbog nila na binubugbog yan si Romualdez. Eh kasi natulugan nila eh. Pakiramdam nila, tatakbo ito eh. Sa ano ba, pagka-senador o pagka-presidente, natulugan nila. Kasi ganyan naman ang Philippine politics eh. Actually, yan ang katotohanan ng Philippine politics. Kapag malakas ka, at nakita nila na teka-teka, mukhang potential ito. Tumakbo ito sa pagka-presidente. Di ba? Nagpaparami ito ng following. Eh, ibabanatan nila. Ganyan ang sistema ng politics sa Pilipinas. Lori, mama, wag sana tuloy-tuloy ang magagandang programa. Tayo rin naman na magkinabang. Exactly correct. Kaya nga, insulto yan sa mga nagsasabi na walang ginagawa eh. Ito, accomplishments itong mga to. Di ba? Hindi nyo lang pinapansin, pero accomplishments itong mga to. Marcelina, the WDW Guzman, pati yung tatlong mga kabayan black sa Kongreso, palayasin.
Ederlina Aguinaldo, blessed Sunday, watching from Italy. Happy viewing po sa inyo dyan sa Italy. Actually, sinasabi mo kanina, ma'am, na tatlo na nandyan dyan sa Kongreso. Medyo less critical na rin ito. Napapansin niyo ba ka, Coffee? Itong tatlong, itong mga miyembro na makabayan back dyan sa Kongreso. Napansin ko, hindi na nila masyadong binabanatan si PBBM, which is, maganda yan, di ba? Pansinin ninyo, hindi kagaya noong campaign, matindi yung kanilang banat kay PBBM. Ngayon, medyo kalmado na itong mga to. Hindi na ganoon ka-strong yung kanilang mga criticism sa ating administrasyon. Diyan siguro, kung inyo mo tatandaan, isa yung sa pinuna ni ano, Eddie Duterte, no? Ni Rodrigo Duterte, na parang bakit wala na raw critical, no? Anong nangyari? Parang, ano ba yun, napayaran ba yan? Even the media, na hindi na ganoon ka-critical sa administration. Kasi nakikita nila, Kapofi, na may ginagawa yung administrasyon, di ba? Eh, kung walang ginagawa, diyan, dadami talaga yung mga critical. Dadami talaga yung naiinis sa administrasyon. Eh, may ginagawa eh. May accomplishments eh. May reports yung pinapakita ng ating administrasyon dyan. Sige, anong sa inyo dyan? Lagay dyan sa ating comment section. Mabasa lang iba natin ka coffee dyan. Kay Luan Navarro, happy viewing sa inyo, sir. Nandiyan dyan sa Facebook. Kay June Trinidad, good evening po sa inyo. Lahat ng mga ka coffee natin sa Facebook. Kay Mirasol Manawag, Teresita Butardo Bautista, happy viewing po sa inyo. Nandiyan dyan po sa Facebook. Ka coffee, baka di pa kayo nakapollow sa ating Facebook page. At click lang po yung follow sa taas. Follow or like sa Facebook at sa YouTube naman. Click lang po ang subscribe. Ella May, strong leader si PBBM. Trabaho lang siya. No time for patola sa mga Martes. Agree. Di ba? Hindi mo maririnig na nagbibigay ito ng komento doon sa mga issues. Di ba? Trabaho lang. Minsan, yung mga supporters na lang ng PBBM yung nagtatanggol sa kanya. At bumabanat din, actually, sa mga critic niya. Lordy Mamawag, wala naman dapat punahin basta maayos ang pamumuno. Exactly. Max Drive ROG, ay mga coffee watching here in Baguio City. Ay, kalamig siya sa Baguio. Happy feeling ko sa inyo. Coffee. Sige. Kunin niyo yung kape. Coffee, kape, tsaa, gata. Sa pumuha po yan as we discuss four topics. No?